Okay, timer starts now. Mm-hmm. Okay. So, Sir Rayan, ang sabi mo na hindi na dapat sundin ang sampung utos ng mga Kristiyano. Dito sa mga talatang binasa mo, halimbawa po itong 2 Corinthians 3:14, ministration of death. Matanong ko, Sir Rayan, kung ang pagsunod sa sampung utos ay ministration of death, sino ang alam mong taong pinatay dahil sumunod sa sampung utos? Okay. Ang alam kong tao na po namatay dahil sumunod, no? Wala po akong nalalamang ganyan, Brother Johnson. Thompson. Ang malinaw po doon, bakit yan tinatawag na, in-explain natin yan, na bakit tinatawag yung ministration of death. Kasi po, ang sabi sa Biblia na curse is everyone that continue it. Time. So, ang kinu-curse, yung kinu-curse, hindi yung sumusunod, kung hindi yung hindi nagpapatuloy. Tama? Okay. Yes, tama. Hindi yaong mga nagpapatuloy sa pagsunod sa lahat. Oh, okay. Kasi nga, lahat po yun, hindi po yun isa lang. O pagpapatuloy sa sampu lang. So, pag hindi sumuway, ayos, hindi mapapahamak. Tama? Okay. Tama. Pagka hindi ka sumuway, hindi ka mapapahamak. Tama naman yon. At ang malinaw po sa Biblia ay sila mismo hindi nakasunod. Kaya sabi din ng Apostol Pedro yan, na sila mismo at mga fathers ay hindi nakasunod at hindi kayang dalhin nila yaong mga kautusan ni Moses. Okay. So, eto. Sinabi mo na ang law of Christ, law of grace, okay, saan mo nabasa na utos ni Kristo, pag ikay nasa kanya ng kautusan, hindi mo nasusundin ang sampung utos? Ay, marami pong talata, no? Hindi po isang talata yon. Marami na po. Roma 7, nabasa ko kanina. Roma 6, no? Dahil ang sabi po doon, tayo'y mga patay na sa pananasa kautusan, tayo'y mga patay. So that we will be married to another. That's Romans chapter 7. Galatia, andoon din. So, malino po dyan doon, mga kapatid, na yun pong pagkapatay po doon sa kautusan, na ibig sabihin, hindi na po yan susunod. Ah, okay. Next question. So, ibig mong sabihin, yung mga patay na sa kasalanan, lalabagin na ang sampung utos, ganun yon? Ah, hindi po. Hindi ko po sinabi yan. Pero yung... Ikaw po ang... Okay, oh, sorry. Tiga muna. Ikaw po yung nagsabi dyan. No? Ang sinabi sa talata, we are dead to the law mismo. And then dead to the sin din. Kasi nga, law is added because of transgression. Ang ibig pong sabihin po, Bro Richard, ay hindi po susundin at hindi raman din lalabagin kasi wala po tayong under dyan. No? Hindi po tayo under dyan. Hindi under. Kung mabasa ko, na yung mga nasa pananampalataya ay pinasusunod ni Apostol Pablo sa sampung utos, aaminin mo, o maaaring hindi mo lang nabasa, o aaminin mo, nagkakamali ka. Hindi ko muna yan aaminin. Hindi mo muna aaminin. Dahil wala po akong nabasang ganon. Pero kung i-challenge mo yan, aaminin ko. Uh-huh. Word for word ang pagkabasa mo tapos King James Version, hindi po yung mga kasi hamon yan eh, dapat walang paliwanag, King James Version, tatanggapin ko na ang hamon mo kasi wala pong iniutos si Pablong ganun na sampung utos susundin, basta King James Version lang. I don't know. Tapos oras ha. Next question. Mr. Moderator, sandali lang objection Mr. Moderator. Okay, po kaming pinag-usapan na King James lang ang aming gagamitin. Walang ganun. At wala rin sa rules natin. Tama po? Tama. Okay, wala. Sige. So, kaya wag ganun. Counter-objection, Mr. Moderator. Wala nga. Kaya hindi ko tatanggapin kung hindi King James Version yung salin mo. Kasi po, marami pong mga perversion ngayon sa Biblia. Kaya hindi ko tatanggapin yung hamon mo. Basahin mo muna para paliwanag natin. Okay. Ang hatol natin as moderator ay hindi natin i-allow yung
ganun na wala naman tayo sa napagkasunduan na mayroong showbang. Okay. Next question. So, pag nasa undergrace ka, ibig bang sabihin, Sir Fentes, Sir Ray and Fentes, na libre kang lumabag sa 10 utos o hindi ka susunod? Gamitin ko yung termo, hindi ka susunod? Hindi po. Hindi lang po under grace ang sabi ko po, Kristiyano. Pagka ikaw ay banal na at ikaw ay Kristiyano, wala pong gano'n na susundin mo o lalabagin mo man yon, kasi hindi nga tayo inutos. Katulad lang yan, Sir Thompson, ng utos ng paggawa ng arka. Hindi mo malabag at hindi mo masunod kasi hindi po ikaw ang inutusan. Next question. Okay, so Mr. Fentes, Sir Fentes, wala po akong ano rito tungkol sa 10 utos ang pinag-uusapan natin. Ha? Okay, kaya nandun ang tanong ko. Okay, so saan mo nabasa na ang 10 utos ay hindi nabatayan ng mga Kristiyano, isamantalang dun sa binasa mo kanina? Ang sabi nga doon, kung tinuloy mo lang sana, ay hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi dahil sinasabi ng kautusan. So papaano ngayon ang sabi ni Pablo yon? Kung hindi nabatayan yun ang pamumuhay ng Kristiyano, paano niyang nalaman yung kasalanan kung hindi sinasabi ng kautusan, kung hindi nabatayan? Teka muna, Mr. Moderator. Maraming tanong yun eh. Saan mo nabasa? Tapos, meron namang tanong isa. Ano po yung dapat unahin natin doon, Mr. Moderator? Kasi maraming tanong yun eh. Okay. The specific question, Brother Richard. Para mai-relay natin ng maayos. Sabi niya kasi hindi nabatayan. Tapos, binanggit niya yung chapter 7 ng Romans. And sabi doon, hindi ko sana nalaman ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan. Nasa 10 utos yan. Kung hindi nabatayan ang 10 utos, bakit binanggit ni Pablo na hindi niya sana nalaman na mali yung kanyang ginawa kung hindi sinabi ng kautusan? Okay, sagot. Kasi po, at the time, nung, kung maintindihan mo yung talata, yun nga yung batayan niya noong siya ay hindi pa Kristiyano. At ang sabi doon, hindi ko malalaman ang nakasalanan yan kung wala po siyang utos sana. Merong utos din na nalaman niya na kasalanan yon. Hindi yon before, that is not after he was saved, after he is a Christian. Sinabi niya yan, after that, he said, hindi na tayo under doon. At sabi yan sa chapter 4, 3 and 4, that we are dead to the law. Okay, next question. Sinabi ba doon sa talata, nabatayan niya yon bago pa siya maging Kristiyano? Nandun ba sa talata o wala? Nandun o wala? Yun po ang tanong ko. Hindi po word for word, pero maiintindihan natin kasi po, ang sabi po nga dito sa verse number 3 na in a address po regarding the husband and the wife. Ang sabi nga sa 4, my brethren, ye also become dead to the law. Dead na nga eh. Dapat dead na nga at tapos my brethren. So ibig sabihin, that was before he was saved. Next question. So pag sinabi bang dead to the law, ibig bang sabihin, hindi na susunod sa 10 utos? Hindi. Ang ibig pong sabihin dyan, hindi na po batayan ang 10 utos. Next question. Mr. Moderator, ang usapan namin, ang patutunayan niya, hindi na dapat sundin. Hindi dapat batayan. Hindi na dapat sundin. Ganun na rin yun. Hindi ho, iba yun. Iba pa yun. Sige. So, ibig sabihin, pag dead to sin, ulitin ko, may mababasa ka ba pag dead to sin, ay hindi na dapat sundin ang 10 utos? Yes, meron. Kaya nga ang sabi doon, dead to the law. So if you are dead to the law, sabi dito, how shall we live, sabi sa verse number 6, if we are dead to sin, how shall we live any longer therein? Paano kung namatay ka, mabuhay ka ulit? Walang ganon. So okay. If you are dead to the law, hindi mo yan susundin yung law. Hindi ka under doon kasi patay na yon, mabubuhay ka pang ulit yon. Hindi na. Next question. Okay. So, ano ba ang kasalanan? Sa dead to the law, ibig sabihin pag dead to the law, equivalent ba sa yon sa dead to sin? Mr. Fentes? Yes, kasi nga ang law is added para po sa transgressions o sin. And then you will know sin because of the law. So if you are dead to sin, verse number 6:2 ng Roma, sa 7:3 naman, and 7:4 naman, dead to the law, word for word. Next question.
So, dead to sin, dead to the law, hindi dapat mong sagot. Ano ba meaning ng kasalanan sa Bible? Ayon sa John 3:4. Ayon sa John 3:4, kahit hindi ko nilatag, ay yung kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Okay. Tama. So, kasalanan, pagsalangsang sa kautusan. So, pag sumasalangsang ka sa kautusan, nagkakasala ka, hindi ka dead to sin, tama? Ay, hindi yun. Hindi po ganun ang sinasabi ko. Dalawa po kasing minimix mo. Yung dead to sin, iba po yung dead to sin at saka yung pagsalangsang. Kasi kaya nga, kasalanan nga sila doon at the time. Pero noong sila'y naligtas, they are dead to sin and then they are dead to the law. Malinaw yun. Next question. Okay. Saan doon sa sinasabi mong pag dead to sin ka and dead to the law, ay hindi mo na dapat sundin ang sampung utos? Ah, hindi po word for word, Sir Richard. Ano, malinaw po, pagka ikaw po ay patay naman, eh hindi ka na nga mabubuhay doon. At ang sabi po nga dito, na you should be married to another just like your husband, the wife of the husband, if it's dead, then you need to be married to another. Kaya nga, we are married to another which is Jesus Christ so that we shall bring forth fruit unto God. Hindi po Ten Commandments yun. Hindi Ten Commandments. Sure ka ba, Mr. Pentes, na yung binasa mo, Sir Pentes, doon sa chapter? Okay. Salamat. Natapos ang 10 minutes cross-examination sa topic na kanilang pinatayuan. Okay, Brother Ian, timer starts now. 10 minutes. Okay, maraming salamat, Sir Richard. Ang una kong tanong, noong binasa mo yung Ecclesiastes, chapter number 12, verse number 13. Yeah. Noong sinabi doon sa Tagalog na mga utos, ano po ang ibig sabihin doon? Kasama ba yung buong kautusan doon or Ten Commandments lamang? Ito yan. Yung entolay, pwede rin buong kautusan, pwede rin naman siyang sa Ten Commandments lang. Yan ang sagot ko doon. Pwede siya. Malawak ang ano niya. Pero ang intulay ginagamit sa sampung utos. Kaya ginamit ko yun. Okay, so ibig sabihin, sino po ang mag-determine dyan? Kung pagkasasabihing intulay ay sampung utos ba yan o buong kautosan, sino po ang mag-determine o magsasabi dyan? Nasa talata ba yan? Ikaw, nasa talata naman yun eh. Nakautosan, intulay, at binigyan tayo ng example ng Biblia ng intulay kasama yung sampung utos. Sampung utos na pinag-uusapan natin, Sir Rayan, ha? Okay. So, ibig sabihin kasama, yung Ecclesiastes 12:13, kasama ang sampung utos, pero ayon po sa presentation mo, buong kautosan yon, tama ba? Buong sampung utos yon, kasama. Ito pa, Mr. Pentes. Sa Hebrew, mixed ba yan? At kung titingnan mo, sa chapter 24 ng Exodus, mixed ba, tinawag din na mixed ba, ang Ten Commandments. Kaya, entolay din yan, kahit sa Septuagint. Nandun yan, sampung utos kasama. So, paglilinaw ulit, Ecclesiastes 12:13, sampung utos lamang yon para sa iyo, yes or no? Ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung sampung utos, kasama doon. Hindi ko sinasabing yun lang, pero kasama doon. Okay, alright. So, kung kasama po doon yung sampung utos, ano po yung ibang kasama doon, Sir Richard? Pwede rin yan, yung buong kautusan. Pero alam naman natin, naniniwala tayo, na hindi na natin pwedeng gawin yung iba pang mga sinasabi ng buong kautusan. Alam mo yon, yung sa Torah, kasama ng mga paghahandog. Yan, hindi na natin gagawin yan. Ginawa na ng ating Jesucristo. Pero ang Ten Commandments, nakita po natin maliwanag sa aking mga binanggit, yung entolay sa Old Testament ay entolay pa rin sa New Testament. Yung mga binanggit kong talata. Okay, so ibig mong sabihin pala, itong Ecclesiastes 12:13, hindi pala buo ang buong susundin ng tao. Hindi pala buong kautusan ang susundin ng tao sa Ecclesiastes 12:13. Yes or no? Sinasabi ko sa iyo, malawak. Hindi yes or no ang ano ko dyan, ha? Hindi yes, hindi no. Kasi nga malawak yan. Pero ang pinatutunayan ko sa iyo tungkol sa entulay, kasama ang sampung utos. Sir Moderator, objection po. Okay, anong objection? Malinaw po yung categorical question ko po na merong yes or no. Kaya tinatanong ko po siya na
hindi po buong kautusan ang susundin ayon po sa 12:13 ng Ecclesiastes na ginamit niya. So, kinaklarify natin kung buong kautusan ba yon ayon sa talata ang susundin ng tao, yes or no. Napaka-categorical po, Mr. Moderator. Okay, Brother Thompson, you need to answer categorical kasi maayos naman ito. Okay, buong kautusan na pinag-uusapan namin tungkol sa 10 utos, Mr. Moderator. 10 utos ang topic namin. Okay, ang tanong niya, ang 12:13, ang Ecclesiastes ba ay kasama daw dito ang 10 utos? Yes. Okay. Next question, bro. Ryan. Okay. Okay po, Mr. Moderator, hindi po ang tanong ko kasama. Na-agree na namin na kasama po ang Ten Commandments at sinagot po niya, Mr. Moderator, na yung kasama doon yung buong kautusan. So, ibig sabihin, kasama ang 10 utos at buong kautusan kasama. So, ang tanong ko ngayon, ayon po sa Ecclesiastes 12:13 na ginamit niya, na ipasusunod daw ng lahat ng mga tao, dahil walang Kristiyano na hindi tao, sabi niya, so yan ba ang pinasusunod ba sa Ecclesiastes 12:13? Buong kautosan o Ten Commandments lamang? O pwedeng next question na lang yan. Okay, next question. Oh, sige. Sige, next question na lang. Sige, go ahead. Mm-hmm. Yun lang. Ang okay. Tinutukoy ba doon ay buong okay. Kautosan ba ang sundin? Okay, next question. Okay, so yun po. Next question, ililinawin natin. Na sinabi mo na kasama pala ang 10 utos sa 12:13 ng Ecclesiastes at merong kasama ang 10 utos which is yung ibang mga kautusan doon. Mm-hmm. At ang sabi mo kanina na walang Kristiyano na hindi tao, kaya susundin yang 12:13. So ibig mo bang sabihin ngayon, ano ba yung dapat susundin ng mga Kristiyano na ginamit mong talata? 10 utos o buong kautusan? No, 10 utos. Ang pinag-uusapan natin, Mr. Moderator, ang pinag-uusapan namin ay tungkol sa 10 utos. Kaya kung ako may tinutukoy, 10 utos ang ating tema, yun ang aking pinatutunayan. Okay, so ibig mong sabihin, invalid po ang talatang ginamit mo, na sabi mo, 10 utos pinatutunayan mo, pero ginamit mo naman ang 12:13 at inamin mo, meron palang ibang kautusan dito. Yes or no? Hindi invalid. Naniniwala ako kasi kasama nga doon ang 10 utos. Ang pinag-uusapan natin, Mr. Rayan, ay patungkol sa 10 utos. Kaya hindi valid ang talata ko dahil kasama nga doon. Okay, salamat. Na dapat sundin. Salamat. So, dinamit mo yung talata na Roma 13, 8 hanggang 10. Ang sabi ba doon ay susundin ang 10 utos? O yung pag-ibig ay nakapagtupad sa kautusan? Ano po yung nasa talata? Ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan. At yung mga binanggit na example doon ay nasa 10 utos yon, Sir Rayan. Ha? Yung mga binanggit doon, nasa 10 utos. Oh, kaya dapat sundin yon. Okay. So, next na tanong. Yun bang love your neighbor o kaya yung nasa verse number 10 ba yata yan? Mm-hmm. Verse 10. Yung love your neighbor dyan, nasa 10 utos ba yan? Yes or no? Doon na uuwi. Okay, moderator. Wala sa 10 utos. Wala po sa 10 utos. Oh, wala sa 10 utos, pero doon na uuwi. Yung mga binanggit na yon, doon na uuwi. Pag-ibig, wait lang, moderator's time. Brother Richard. Yes. May bigyan kita ng question siya ng yes or no, you need to answer yes or no muna bago magpaliwanag. Okay, sige. Sige okay. Po. Yeah, okay. Okay, pakiulit, Brother Rian, ano? Yung question. Isang tanong ko po, doon ba sa ayun bang Ten Commandments mo, nakakaloob ba yung utos na love one another? Or love your neighbor? Love your neighbor. Yes or no? Wala doon sa 10 utos, pero doon na uuwi. Ang sabi dyan, ang pag-ibig ay katuparan ng utos. So katuparan, hindi paglabag, hindi sa pagsunod. Katuparan siya. Wait lang, Brother
Brother Richard. Yes. Oh. Hindi kasi clear. Hindi namin narinig yung yes or no. Para Ang sinagot ko, Mr. Moderator, ng wala, yung letter wala doon sa 10 utos, yung ibigin ng iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, pero doon na uuwi. Okay. Nga sabi, sasagot naman muna, pwede magpaliwanag, tama po. Okay, okay. Next question, ayun. Brother Rian. Question. Okay lang, sige. Alright, so ibig mong sabihin talaga na pagka ikaw ay iibig sa iyong kapwa o iibig sa, yes, kapwa. Ibig mong sabihin, matutupad pala ang kautusan. Tama. Yes. No, yun naman yun. Yes. Yes. Tutupad ang kautusan. Yes. Alright. So, yun bang pag-ibig na ibigin ninyo, yun ba ay inutos sa mga Kristiyano, yes or no? Inutos yan. Okay. Inutos yan. So, sabi mo dito sa Roma, nung sinabi mo na kinukote mo si Roma 7, kinukote mo si Apostol Pablo na kaawa-awa ako, yun ang sabi mo, word for word, sabi mo kaawa-awa ako. Yan ba ay masasabi mo rin sa iyong sarili na kaawa-awa kayo dahil po sa kautosan? Yes or no? Hindi, Mr. Apprentice, hindi mo na pakinggan siguro ng husto yung sinabi ko. Dahil sa kasalanan, nakita niya, kaawa-awa siya. So ako talaga, sarili ko, aminin ko, kaawa-awa din ako eh. Wala siya, kaawa-awa ako. Pero hindi dahil sa, hindi ko sinabing kaawa-awa ako kasi sumusunod ako sa kautosan. Hindi. Hindi, yun na nga. Paliwanag po kanina, kaawa-awa siya kasi nabubuhay sa kanya yung kasalanan. Kaya humihingi siya ng saklolo. Kaya sabi niya, salamat sa Diyos. At nung siya'y niligtas, sumunod siya. Okay. Next question. Noon bang nasa Roma 7, tapos sinabi doon sa 3 at 4 that you are dead to the law. Ano po ba ang ibig sabihin ng dead to the law para sa iyo? Pag sinabing dead to the law, hindi namumuhay sa iyo yung kasalanan. Kasi nga, yung kasalanan, yung kautusan, ang nagiging nagpapakita ng kung ano yung nasa iyo. Yun nga ang sabi ng ano, yun ang sabi ni Apostol Pablo dito sa Roma 7:14. Wala ang problema sa kautusan. Ang problema nasa kanya kasi pinaghaharian siya ng kasalanan. Wala sa kautusan ang problema. Nandun sa makasalanang likas, Mr. Apprentice. Yun ang aking pinapaliwanag. Okay, next question. Okay, personal po natanong, ito bang utos, Sir Richard, pagka ikaw ba ay inutusan, amen, kung ikaw ba ay hindi inutusan, gagawin or susundin mo ba yan o hindi? Okay, last question to, Brother Richard. Brother Richard, last question yun. Okay, pakisagot na lang, saka time na tayo. Sige, pakisagot. Ang pinag-uusapang, gagawin, hindi ko gagawin, pero depende rin, Mr. Apprentice, kasi, ito ah, depende, yung sagot, gagawin o hindi, depende, yun ang sagot ko. Okay, time. At yun, dyan na natapos yung cross-examination sa panig ni Brother Rian. Okay, Brother Richard, timer starts okay. Now. Okay. So, binigit mo kanina, Sir Rian, 8-1. Okay. Mamaya, second ano ko, itutuloy ko talaga sa 8. Okay, ha? 8-1. May nakalagay ba dyan sa 8-1 ng Roma na huwag sundin ang utos? May 10 utos? May nakalagay ba? Solo. Yes. Dinig ba? Okay. Wala pong nakalagay na word for word dyan. Malino po sa setting 3 at 4, doon na po dyan, sinabi ng Apostol Pablo na you are dead to the law. Eh, dead na nga, pakisusundin mo pa. Wala nakalagay dyan na hindi susundin. Wala ding nakalagay na sundin. Kasi po, ang Kristiyano pala ay walking in the spirit na and there is no condemnation and that is the continuation and the conclusion of Paul after chapter 7. Next question. So yun bang nasa spirit nagpapasaklaw sa kautusan o hindi? Ay hindi po nagpapasaklaw sa kautusan na ang yung nasa espirito. Kaya so, nga ang sabi po doon sa binasa ko ng 2 Corinthians chapter 3
na iba po yung ministration of the law, which is Moses, or death engraved in stone, iba po yung ministration of the Spirit. Mm, okay. So ganito kasi, Sir Rayan, ang sabi kasi sa 7, ng 8-7 ng Roma, yung hindi nagpapasaklaw, hindi nagpapasakop sa kautusan, ay yung hindi nagpapasakop sa Diyos. Yung hindi nagpapasaklaw, yun yung hindi nagpapasakop sa Diyos, kalaban siya ng Espiritu. So, sang-ayon ka doon o hindi? Anong talata yun ulit? 8-7. Okay. Hmm. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Wala po akong nakita dito, sang-ayon ako sa talata, pero hindi po nakita ko dito yung paliwanag mo. Sa talata, sabi kasi dito, because the carnal mind is enmity against the God. So carnal po yung ibig sabihin doon. And for it is not subject to the law of God, yung carnal mind. So wala pong kontra po ito sa nilatag ko. Next question. So, ano ibig sabihin ng carnal mind? Yung hindi nagpapasako. Pag carnal mind ka, ibig bang sabihin ikaw ay maka-Diyos o makasalanan? Eh, makasalanan ka. Carnal mind nga eh. Hmm. Ibig sabihin, ang carnal mind ay enemy nga sa Diyos. Ibig sabihin, hindi po yan spiritual. So, tayo, na mga Kristiyano, kami ay mga spiritual na po. Hindi na po kami carnal mind. So, we are walking in the Spirit. So, ang hindi nagpapasakop, maliwanag dito, Sir Rayan, ang hindi nagpapasakop, sa kautosan ng Diyos, yung mga may carnal mind. Tama, mali? Tama yun. Yung mga may carnal mind, hindi po nagpapasakop yun sa kautosan ng Diyos. At yan po ay mga makasalanan. So ibig sabihin hindi po 'yun ang tema na walk in mga tao na nasa after the flesh, after the walking in the Spirit. Hindi po 'yun. At malinaw po sa verse number 9 'yun. Okay. So, ngayong Kristiyano ka na, kasi marami naman na. Ngayong Kristiyano ka na. What if ang isang Kristiyano nakapatay? Kasalanan ba o hindi? Paglabag ba 'yon sa 10 utos o hindi? Kristiyano na nakapatay. Oh, marami niyan, Mr. Ano. Pentes, marami. Okay, anong tanong mo? Paglabag ba yon sa... Paglabag ba yun sa utos, hindi? Hindi yun paglabag sa 10 utos. Paglabag po yon sa utos ni Kristo, law of Christ, na love your neighbor, Brother Sonson. Kasi kung love mo yung neighbor mo, hindi mo papatayin. Eh, nakapatay. Okay. Kung papatay na intentional, hindi defense naman, intentional. Ewan ko kung totoong Kristiyano yan kasi yung murderer walang eternal life. So, ibang tema na po yan. Next question. Okay. So, sabi ng Panginoon sa Kristo, if you love me, keep my commandments. Entole. At ang entole ay kinu-quote nga, nandyan kasama ang 10 utos dyan. If you love me, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, keep my commandments. Entole yan. John 14:15. Susundin mo ba o hindi kung mahal mo si Kristo? Ay, sinusunod ko po ang kautosan ni Kristo, my commandments. Ano po yung my commandments doon? Basahin natin ang mga talata dyan. Sa John chapter 13, binasa ko, a new commandment I have given unto you. Chapter 15, binasa din na meron ding utos dyan na abide in me. Maraming mga utos si Kristo dyan. Sabi niya, obey my words. So, hindi po 10 commandments yan, mga kapatid. That is my commandments na nabanggit ng Panginoong Hesukristo sa konteksto ng chapter 13 to 14. Ang tapos na oras mo. Okay. Yes. Ang binanggit doon, Mr. Ray, ano sa Greek yung salitang commandment doon? Sa Greek na ginamit yun nga, intolei. Pero hindi po ako magpapaano sa iyo sa Greek na yan o ano po yan. Malinaw po ang konteksto. Wala pong sinabi kahit isa dyan na 10 commandments. Ang sabi niya, my commandments. Ano po yung my commandments doon? Maraming commandments from verse number 13. Meron nang sinabing new commandment. Hindi 10 commandments yon. Ipakita mo, meron bang 10 commandments dyan? Okay. So, pero ang entole, hindi na pag ginagamit ang entole, hindi mo pwedeng itsapera ang Ten Commandments. Ay, pwede po. Ang entole kasi ay commandment. Ano? Pagka commandment, entole yan. Eh, hindi yan sinabing katulad ng ano na Decalogue. Hindi yan Ten Commandments yan. My commandments ang sabi dyan. Hindi yan sinabing ten. Kung sinabing ten, tama ka. Kaya sinabi ni Kristo my, ibig sabihin meron siyang utos. Ano-ano yun? Basahin natin yung 13 nandoon. Tapos sa 14 nandoon din.
maraming kautosan ni Kristo. That's why if you love me, keep my, hindi sinabing 10. Next question. So, hindi sinabing 10. So, ibig mong sabihin, dahil hindi sinabing 10, lalabagin na o hindi na dapat sundin? Hindi rin. Ang ibig pong sabihin na wala, hindi na 10, hindi lalabagin at hindi din susundin. Kasi nga, maraming utos sa Biblia, hindi mo nalabag, hindi mo sinusunod, kasi nga, hindi nga ikaw yung inutusan. Next question. Okay. So, pag hindi kang inutusan, hindi mo susundin, Mr. Apprentice? Ay, hindi ko susundin. Hindi nga ako inutusan. Bakit ko susundin yun? Saan mo narinig na inutusan ka ni Kristo na sundin niyang mga utos na yan ngayon? Ano mo narinig? Narinig ko yan sa Biblia. Mabasa yan. At saka maririnig ko yan by the Holy Spirit that is in me na talagang ako ay susunod sa mga kautosan ni Kristo. Mabasa ko din yan. At ang Biblia ay para sa atin lahat. Hindi po para lang sa kanila. Next question. Okay, sabi mo narinig mo ang Biblia. Nagsasalita ba ang Biblia? May boses ba? Ay, may boses ang banal na espiritu ko, Bro Thompson, at ang Biblia ang tinatanong ko. Mr. Moderator, ang Biblia ang tinatanong ko. Ay, sabi ko nganina, nabasa nga. Nabasa. Sabi mo, narinig. Okay. So, ayan. Ang sabi mo, pag entulay, yung bang utos ni Kristo, kalaban ng entulay na 10 utos? Hindi rin kalaban, no? Hindi walang ganoon. Ang ano kasi natin dito, dapat alam natin yung jurisdiction ng Panginoong Hesukristo. At that time, at this time sa atin, grace period, law of Christ po. 'Yan ang jurisdiction, hindi po laban-laban 'yan. Kundi meron po ang utosang kaukulan ng mga tao sa kaukulang panahon ng Panginoong Hesukristo. So sa panahon bang Kristiyano, utos pa rin ba ang huwag papatay? Ay, hindi nga. Kaya nga, nasa Ten Commandments yan. Hindi po utos yan. Ang utos ng Kristiyano nga, love one another. If you love one another, you will not kill him. You will not kill your neighbor. Kaya nga, pagka-love yun, yun ang mas mataas. That's the chief commandment. Love God, love your neighbor. Yan po ang inuutos, hindi po Ten Commandments. Next question. Yung bang magpapatay, wala sa Ten Commandments? Nawala na ba sa Ten Commandments ang magpapatay? Hindi po, hindi ko sinabing wala sa Ten Commandments. Nandoon sa Ten Commandments. Pero yung love, wala po doon. At tinamin mo yan, na wala po doon yung love sa Ten Commandments. Sabi mo doon, uuwian. Pero wala po doon. Ibig sabihin, ang utos ng Panginoon si Kristo, love. If you love, you cannot kill. That's why love is the fulfillment of the law. So if you love, you cannot kill. Ibig sabihin, if you will not kill, sinusunod mo yung utos na huwag kang papatay. Ay, hindi. Ang sinusunod ko, love. Hindi. Wag mo akong anuhin dyan. Ang sinusunod ko, love. If you love, you cannot kill. If you don't kill, hindi mo nasunod yung 10 utos, kundi yaong love. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, love is the fulfilling of the law. Hindi po yung 10 commandments mo. Next question. Ano yung mga binanggit doon na pinufulfill mong law? Inisa-isa doon, yung pakikitungo sa kapwa. Nasa 10 utos ba yon o wala? Ay, nasa 10 utos categorically. Kaya nga, meron ng inuutos doon, ang mga binanggit niya, nandoon sa loob. Bakit? Kasi nga, i-introduce niya yung sinabi ni Kristo na love. Dahil po, doon po alam naman ng mga audience niya kung ano po yung mga utos na yon. Pero if you love, then you fulfill the law. Lahat po ng law, ma-fulfill mo if you love. So that is the utos ng mga Kristiyano, hindi po 10 commandments. Next so, question. Okay, time. Time na? Okay, salamat Brother Richard sa iyong sige. 10 minutes cross-examination sa panggugupo na nilatag ni Brother Rayman. Okay, 10 minutes bro cross-examination sa mga nilatag na argumento ni dinigay ko na Brother Richard. Timer starts now. Okay, ready. Okay, unahin ko pong tanungin itanong yung last na nabanggit mo po, Bro Richard, yung aklat ng Santiago, sino po yung sinulatan doon? Ay mga Kristiyano, yung mga nangalat. Pwede rin sila mga Kristiyanong nangalat, yung mga pwede rin silang Hudyo. Nandiyan naman sa introduction. Okay, so agree ka ba na ang sinulatan doon ay the 12 tribes scattered abroad? Yes or no? Yes. Okay. So,
Ipapasok po ba yung sarili mo doon sa 12 tribes na sinulatan po ng ni Santiago? Yes or no? By principle, ipapasok ko. Papasok ko. Okay, so saan pong tribu ka po galing? Or napabilang? Ay, di ko. Sabi ko nga, by principle, di ko naman sinabing kailangan kong maging isa sa katribu nila. Okay. By principle, narinig mo yung sagot ko, Sir Pentes. Okay, salamat. Ayon po sa, ayon po doon sa binasa mo, ang sabi doon kasi, kung malabag mo daw ang isa, nalabag mo ang lahat. Tanong ko po sa iyo, may nalabag ka ba sa 10 utos, Bro Richard? Inaamin ko, pero hinihingi ko po ng tawad. May nalalabag ako, pero hinihingi ko ng tawad. Okay. So, ibig sabihin, pagka malabag mo yung isa, nalabag mo ang lahat, tama? Yun ang sabi. Yun ang sabi, Sir Pente. Okay. Nung sinabi mo na hindi po upang maligtas, sinusunod ang 10 utos, hindi po upang maligtas, pagka ba malalabag mo yung 10 utos, maliligtas ka pa din? Pag hindi ka nagsisi, eh, mapupunta ka talaga sa impyerno. Ayun yung mga ngalun niya, sinungaling mo. Pero pag nagsisi yan, saray yan, mapapatawad yan. First jan to one. Okay. So, kung sakaling na-aksidente at hindi na nagsisisi, ibig sabihin ay hindi nakapagsisi. So, impyerno yon, tama? Ayun na yun. Yun na yun. Okay. Ayun po yun. Nung sinabi po noon sa inyong fundamental beliefs po number 24 na yaong parang keeping the commandments of God and the faith of Jesus Christ, therefore are ready for translation into His everlasting kingdom. Dinideny mo ba ito o kinoconfirm mo? Hindi, pero tingnan mo yung konteksto niyan. Last days na yan. Okay, sa last days. Okay. Sinabi ba sa Roma also na free, ang sabi pa kasi doon ay we are free from the law of sin and death. Ayun na bang ibig sabihin ng free, agree ka ba na malaya? Yes or no? Oo, pag talagang ang espiritu ang namumuno sa at na nangibabaw sa buhay mo, talagang wala ka doon sa pangingibabaw ng kasalanan. Hindi, ang tanong ko po ay malaya ka ba sa law? Dahil doon, yung sabi po free, yung bang free, agree ka ba na yun po ay malaya, free? Yes or no? Agree ka ba sa definition? Malaya, hindi, malaya in a sense na wala ako sa condemnation pero hindi ibig sabihin na wala ako sa bounds para yun ang gawin kong pamantayan ng aking lifestyle. Ah, okay. So ang tanong ko po, agree po ba kayo na agree po ba kayo Sir Richard na yaong mga Kristiyano ay pinapagawa ng mabuti pagkatapos maligtas? Agree ka ba doon, yes or no? Abunga ng kanilang kaligtasan, talagang gagawa sila ng mabuti, lalaanan sila ng Panginoon. Epeso 2:10. At bunga ng pag-ibig nila sa Panginoon. Epeso 2:10. I'm sorry. For the sake of the rule na lang, Sir Richard, paki ano na lang okay. Ng yes or no muna bago ano. Okay, yes, yes, okay. Yes, okay. Okay, salamat. Agree ka pala na yaong mga Kristiyano ay inutusan para gagawa ng babuti, tama? Of course. Okay. Yung kung gawin mong batayan yung Ten Commandments na yan, kung gawin nating batayan yan, ano po ang magagawa ng isang tao kung susundin mo yung lahat? Ano ba ang magagawa niya? Eh sabi nga po ni Santiago, mabuti kapag ginawa mo. Mabuti. So maraming magandang ibubunga nito sa iyo. Wow, huwag kang papatay. Siyempre, hindi ka hulihin ng pulis. Oh, hindi ka makukulong. Huwag ka mangangalun niya. Hindi ka habulin ang taga ng kapitbahay mo. So maraming magagawang mabuti pag sinunod mo ang 10 utos. Mr. Moderator, okay. Objection po. Ang tanong ko sige. Ano po ang magagawa mo na kabutihan? Ano po ang magagawa mo kung magiging batayan po ang ano po yung ano? Ano daw yung magagawa mo? Hindi po mabuti ba o hindi yung mga kautusan. Ang tanong ko ano yung magagawa mo kasi inutusan tayong gagawa ng mabuti. Ano po ang magagawa mo kung batayan mo ay 10 commandments? Ayan, magagawa ko kung patayin tayo 10 commandments. Eh talagang hindi ako papatay. Hindi ako mangangalun niya. Hindi ako magkakaroon ibang Diyos, liban sa Panginoon. Hindi ako gagawa ng mga inanyo ang larawan. Para sa... ayun yun, hindi ako gagawa. Oh, hindi ako magsisinungaling at hindi ako mag-iimbot. Hindi ako magnanakaw. Gagalang ko yung magulang ko. Paano ako ngiling ko yung araw ng Sabat? Oh, yun ang magagawa ko. Serpente.
Okay, so ang ibig mong sabihin, ang magagawa mo ay wala kang magagawa na hindi ka papatay, wala kang magagawang pagsisinungaling, wala kang magagawang ano, kasi ang sabi sa mga utos, huwag kang gagawa ng ganito ganyan. So ano ba, meron kang nagawa o wala? Kung batayan mo ay 10. Ganito Mr. Fuentes. Halimbawa, yung sa utos na huwag kang magnanakaw. Meron kang positibong gagawin. Nasa 428 ng Epeso. Ano ang sabi? Huwag kang magnanakaw. Sa halip ay magsikap ka. Magsikap ka. Para pag nagsikap ka, dati nagnanakaw ka, ngayon makakatulong ka na sa iba. So meron pa rin magagawa, Mr. Fuentes. Oh. So hindi ako papatay, mamahalin ko yung kapwa ko. Hindi ako papatay, pag nagugutom, pakakainin ko. Next question. Okay. For example, nung sinabi ng isang, isa-isahin natin, nung sinabi sa 10 utos na huwag kang gagawa ng imahe, huwag kang gagawa ng imahe, may nagagawa ka ba doon? Wala. Hindi nga ako gumagawa at hindi ako sumasamba. O ibig sabihin, sinusunod ko ay hindi ako gumawa, yes, sinunod ko. May magagawa ka ba doon o wala, Mr. Moderator? I'm sorry, Sir Richard. Sige, okay. Mr. Moderator, ang tanong ko po, may nagagawa ka ba doon o wala? Yun lang po. Okay, narinig mo, Brother Richard? Sige. Okay, pakisagot mo. Ang nagawa ko doon, okay. Sir Ryan, ang nag... Hindi, ang tanong... I'm sorry. Ang tanong ko po, may nagawa ka ba o wala noong sinabi sa kautusan huwag gagawa ng imahing inanyuan o larawang inanyuan? May nagagawa ka ba doon? Meron. Ang nagawa ko, sinunod ko yung utos ng Diyos na huwag gagawa. Okay. Noong sinabi ng talata na remember the Sabbath day, remember the Sabbath day. Ano pong nagagawa mo kung... i-remember the Sabbath day, anong nagawa mo doon? And I remember the Sabbath day, tuloy, to keep it holy, ingatan. To keep it holy. Ingatang banal. Yes. So may mga gawaing banal sa araw ng Sabbath. So yun ang gagawin ko. Okay. Okay, doon po ba sa 1 John, Sir Richard, nung sa 1 John, sa buong konteksto or chapter o aklat ng 1 John, meron bang mababasa diyang 10 commandments? Meron o wala? And tuloy. At nandun na naman ang pag-ibig sa kapwa. Gusto mong basahin natin? Meron o wala muna? Meron. Entolay. Halina, Mr. Meron daw, meron. Entolay. Okay, so ang entolay po, ang ibig sabihin ng entolay ay 10 commandments. Yun bang ibig mong sabihin? Hindi. Kautosan. Hindi, pero kautosan, belong doon sa entolay ang 10 commandments. May mga binigay na akong sample na pag entolay, nandun ang 10 commandments. Okay, po hindi po intulay, ay hindi po yung Ten Commandments. Ibig sabihin, intulay lang ang nakasulat sa Juan. So walang Ten Commandments, intulay lamang. Yes or no? Intulay nga nakasulat, pero ulitin ko, sa intulay nga, kanina ko pa pinapatunayan, na ang intulay kasama doon ang 10 utos. Okay, so kasama doon. Ibig sabihin, walang 10 utos, pero yung intulay kasama ang 10 utos, tama? Tama. Okay. Kasama doon sa intulay yung 10 utos. Alright. Meron bang sinasabi ang si Juan sa kanyang aklat sa 1 John? Meron ba siyang sinasabi na commandments na ibinigay? Meron o wala? Hindi na niya inisa-isa. Pero maliwanag commandments. Entolay. Okay. Pero meron siyang isinabi, ayon po sa pagkakaalam mo, meron ba siyang sinabi na kahit isang utos po doon na yun po ang commandments ng Diyos? Meron naman. Meron o wala? Meron. Okay. Gusto na i-ano natin? Basahin natin, sir. We have still oras. Meron kang oras dito. Okay. One minute. Oo. Ito sir, yung nasa verse 7 ng 1 John chapter 2. Mga minamahal, hindi ba utos ang sinunod, kundi ang ating utos sa inyo na pasimula ay utos na narinig ng inyong narinig. Gayon may isinusulat ko sa isang bagong utos, tunay sa kanya, sa inyo, sapagkat sa kadiliman ay lumipas at ang tunay na liwanag ay tumanglaw na. Next question. Okay, next question. Last question. Last question. Ayon po sa kay Juan. Ano po yaong agree ka ba ayon po kay Juan na yaon pong nadinig nila na kautosan sa beginning o sa simula ayon pong love one another, agree ka o hindi? Agree ako doon.
Okay, thank you. Okay, at